Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, malamang na mawalan ka ng pasensya sa lalong madaling panahon, kung anumang bagay na labag sa iyong kalooban, ikaw ay nagiging nakakainis at magagalitin. Mag-set up ng isang pulong sa isang tao na makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin at ambisyon. Ang panahon ay partikular na mabunga para sa mga tao nang sining matatanggap nila ang kanilang pangarap na panukala. Isaalang-alang ang iyong mga nakamit at magsimula ng bago, mga gawain lamang na dati nang naisip. Ang pagbabago ng isang pinakapositibong uri ay nasa hangin. Hanapin ang pinakamaikling paraan upang mapabuti ang katayuan ng iyong material. Napakaraming nakakulong na enerhiya sa loob mo at kailangan mong alisin ito sa iyong sarili sa pamamagitan ng mahabang paglalakad o pag-jog. Ikaw ay uhaw sa bagong kaalaman at makukuha mo ito ng madali. Magiging matagumpay ka sa pakikipag-ugnayan sa iyong mga kasamahan, pagpupulong, at pagtatatag ng mga bagong kontak sa negosyo, lalo na sa oras na ito. Sa kabila ng problema ay makakahanap ka ng paraan sa isang mahirap na sitwasyon at maiiwasan mo ang mga pagkalugi at madaragdagan ng iyong awtoridad. Ngayon ay isang magandang oras upang pabagalin at pasimplehin ang mga bagay. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay naglalagay sa iyo ng ugnayan sa iyong mga damdamin. Kung napabayan mo ang mahahalagang bagay na nauugnay sa pananalapi, makikinabang ka sa pamamagitan ng pagtingin sa mga isyong ito ng walang pagkaantala. Maaari mong pakiramdam na parang ikaw ay nagbabalanse sa gilid ng bangin ngunit maaari kang gumawa ng mabilis na pagkilos upang gumawa ng pagbabago at magagawa mo ito sa paraang kung ano ang mangyayari ay talagang mapabuti ang iyong buhay para sa mas mahusay. Gumawa ng isang detalyadong pagtatasa ng iyong mga aksyon at pag-uugali. Maaring isang magandang ideya na manirahan sa ilang mga brochure sa paglalakbay at magplano ng break sa isang lugar na kakaiba. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang mga plano para sa hinaharap, at mga paraan kung saan maaari mong simulan ang paglalagay ng mga ito sa paggalaw. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan. Subukang baguhin ang iyong hitsura, baguhin ang iyong estilo ng buhok o kung paano ka manamit ang mga pagbabagong ito ay magdadala ng mga bagong nuances sa iyong minamahal. Ikaw ay puno ng bagong lakas at magagawa mong ipataw sa iba na sumunod sa iyong mga kahilingan. Ang mga hindi inaasahang aksyon ay ang sanhi ng komplikasyon sa iyong mga relasyon sa mga malalapit. Hindi ka dapat maiinip, dahil lamang sa maliliit na hadlang sa kalsada. Suriin ang eksakto kung ano ang iyong nararamdaman dahil ito ang susi sa paggawa ng tamang pagpili. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Mag-set up ng malinaw at tiyak na layunin at gawin ang pagsasakatuparan nito. Sa lalong madaling panahon, ang mga bagong abot-tanaw ay mabubunyag, kung saan makakatanggap ka ng mataas na papuri at paggalang. Ang pagtagumpayan ng mga paghihirap ay pabor sa iyo, lucky number, 9 and 22 lucky color, maroon. Taurus, kung ikaw ay nakikibahagi sa pangangalakal, aasahan mo ang isang matagumpay at kumikitang panahon. Ang tagumpay sa panahong ito ay automatiko. Maaring kailanganin mong maging mas mapagpasensya sa sino mang sumusubok na itulak ang iyong hangganan.
ang mga kasalukuyang enerhiya ay maaaring magbigay ng isang napakasurel na pakiramdam sa lahat. Ang pagpapalit ng iyong mga plano ay maaaring humantong sa iyo na ilagay ang iyong sarili ng mga obligasyon na hindi mo inaasahan. Huwag maglakbay. Marahil ay dapat mong pag-isipan ang tungkol sa pamumuhunan ng hindi bababa sa bahagi ng iyong pera para sa katatagan sa hinaharap. Iwasan ang pagpuna at suriin ang iyong sariling pag-uugali. Ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa kasalukuyang celestial ay maaaring napakalalim. Maging responsable sa iyong mga aksyon. Hinihikayat ka ng pagkakahanay ng planeta na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na ito mapipigil sa isa pang sandali. Makakakuha ka ng paghanga kung hindi ka nagmamadali, kaya manatiling kalmado at matyaga. Isaalang-alang ang pagtatatag ng mga bagong relasyon. Inaasahan mong tamasahin ang iyong mga pangarap na nakamit. Malaking pagbabago ang naghihintay sa iyo. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring umunlad ng hindi inaasahan sa panahong ito. Ang iyong insight ay patuloy nagugulat sa mga tao sa iyong kapaligiran, kahit na napatunayang ikaw ay isang mahusay na analyst. Makakaasa ka ng kaunting kita. Iwasan ang mabigat na trapiko at mag-ingat kung kailangan mong magmaneho. Huwag tumakas sa katotohanan at huwag magtiwala sa hindi na verify na impormasyon. Ang planeta ng pag-ibig, Venus, ay kasama mo at maaari mong asahan na ang iyong mga pakikipagsapalaran ay lalago, ngunit kailangan mong manatili sa likod ng ilang mga hangganan upang hindi maging masyadong hinihingi. Ilagay ang iyong sarili sa mga kamay ng fate sa tulong ng iyong pagtitiyaga pinoprotektahan kanya. Makinig sa mga mungkahi ng iyong mga pinakamalapit at sumang-ayon sa kanila dahil ito ay pabor sa iyo. Ito ay isang oras na ang mga damdamin ay tumatakbo ng napakataas at maaari kang mabigla sa kung gaano kalalim ang iyong mga damdamin. Ang planetary alignment ay nagbibigay sa iyo ng maraming saklaw para sa pagbabago at pagbabago. Ikaw ay nakapiring sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye. Huwag tuksohin na maglakbay kung sa tingin mo ay hindi komportable. Ang iyong mga plano ay sasailalim sa isang malaking pagwawasto, o hindi mo ito matutupad. Maging maingat kapag nangangako, lucky number, 22 and 8 lucky color, light green. Gemini, maging matyaga sa halip na mapilit. Huwag kalimutang magkaroon ng pananampalataya na ang iyong ginagawa ay magiging matagumpay. Madalas mong nakakalimutan na ang iyong impulsiveness ay minsan hindi makatwiran at nakaka-trauma sa iba. Ang celestial alignment ay nagpapahiwatig ng isang oras kung kailan maaari kang makaramdam ng higit sa isang maliit na pagkahilig sa isang partikular na tao. Isaalang-alang kung ano ang mas mahusay kung pupunta sa isang party o mag-isa sandali. Mahaharap ka sa mga seryosong problema sa pananalapi kung hindi ka mag-iingat sa panahong ito. Huwag gumawa ng anumang mga pagbabago, kahit na matapos ang masusing pangangatwiran. Magagalit ka sa iyong mga mahal sa buhay dahil maaaring baliwalain nila ang iyong mga ideya at plano. Magagawa ito ng mga naisip mo tungkol sa paglalakbay. Huwag hayaan ang mga nakakapinsalang tao sa iyong buhay. Ang iyong mga profesional na tagumpay ay kahanga-hanga at nagbibigay inspirasyon. Tandaan na upang maging matagumpay sa mundo ng negosyo, kailangan mong gamulong sa mga suntok, kaya panatilihin ang iyong baba. Kung ikaw ay nasa proseso ng isang mahalagang desisyon, huwag magmadali sa anumang bagay. Kontrolin ang iyong emosyon. Mag-ingat. Maaari kang umaasa ng isang argumento dahil sa mga kita sa pananalapi. Hindi kanais-nais na maglakbay at, kung kinakailangan maging maingat, ang celestial ay sumasaklaw sa pag-asam ng pagbabago. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Pag-aralan ng mabuti ang iyong mga aksyon. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot. Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang pagkakaisa para sa mga kinatawan na may tanda sa buhay pamilya ay ang pakikipag-usap at pagtalakay sa mahahalagang isyu.
Ang iyong mga kamag-anak ay masigasig na sasalubungin ang iyong paghahangad ng pagkakaisa ng pamilya at sa lalong madaling panahon ang matalik na pag-uusap sa gabi, mga paglalakbay sa pamilya at iba pang mga kagalakan sa tahanan ay magiging isang bagong kaugalian para sa iyong buong pamilya. Ang enerhiya ng planeta ngayon ay maaaring isang mapagpasyang paraan ng iyong pag-unawa sa mga sitwasyon, kaya huwag gumawa ng anumang mga paghatol sa oras na ito, sa halip maghintay ng ilang sandali hanggang sa makagawa ka ng mas matalinong desisyon. Gamitin ang positibong emosyonal na enerhiya sa paligid upang ayusin ang isang sitwasyon. Isaalang-alang kung ano ang mas mahusay kung pupunta sa isang party o mag-isa sandali. Ang pagsasaayos ng planeta sa panahong ito ay isang tanda ng malikhaing pagbabago. Ano man ang pagpapasya mong gawin, maaari mong makita na ang iyong mga plano ay nagbabago at nagbabago, lalo na kung nagpasya kang gumawa ng isang bagay na hindi karaniwan. Hindi ka nais-nais na maglakbay, ngunit kung kailangan mong gawin ito, suriin ang iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan, lucky number, 3 and 11, lucky color, yellow. Cancer, ang aral ng cycle na ito para sa iyo ay maging matyaga at huwag subukang harapin ang lahat ng sabay-sabay. Kumilos ka lang, ikaw ay nasa landas patungo sa tagumpay. Hindi ka tumatanggap ng pintas dahil nakikita mo itong walang kabuluhan. Mayroon kang posibilidad na itago ang iyong tunay na emosyon, ngunit sa lalong madaling panahon ay mararamdaman mong sabihin ito ng ganoon. Ang mga usapin sa pananalapi ay pabor sa iyo. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang paglalakbay sa bakasyon. Ito ay isang napaka-analytical na oras para sa iyo. Mag-ingat, maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiyahang balita. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Makinig sa mga payo na nakikinabang sa iyo. Kung sa tingin mo ito ay pabor sa iyo at ililigtas mo ang iyong lakas, baguhin ang iyong paraan ng pagtatrabaho. Ito ay nagkakahalaga ng pagsisikap, dahil sa kalaunan ay makukuha ng mga tao ang mensahe at masindak sa iyong katapangan. Protektahan ang iyong mga interes ng hindi agresibo. Ang pag-unlad tungo sa kaunlaran ay nasa iyong mga kamay, at magkakaroon ka rin ng pagkakataong palawakin ang iyong mga abot-tanaw. Ang celestial energy ng cycle ay nagpapakita na ang iyong mga plano ay nangangailangan ng isang bagong direksyon, ngunit hindi mo ito matutuklasan sa alinman sa mga mas karaniwang gawain na kadalasang masaya ng karamihan sa mga tao. Huwag gumastos, na nasisiyahan sa mga kita sa hinaharap, na hindi mo masyadong maasahan. Ang mga kaganapan ay nangyayari ng iba sa kung ano ang iyong binalangkas, ngunit ang mga bagong pagliko ay makikinabang sa iyo. Baka gusto mong huwag pansinin ang mga kagyat na gawain upang maglakbay. Ang kasalukuyang astral na enerhiya ay naghihikaya sa iyo na isipin ang iyong hinaharap. Sinasaktan ka ng kasakiman. Mataas ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Huwag protektahan ang isang tao nang hindi hinihiling na gawin ito. Dahil madalas kang magsalita ng napakabilis, maaaring kailanganin mong gumagal ng kaunti, kung hindi, hindi ka maiintindihan ng mga nasa paligid mo. Isang mensahe mula sa universo, kailangan mong magbago. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Hindi mo dapat sirain ang mga plano ng mga tao sa paligid mo, dahil mabibigo ka rin sa iyo. Huwag pumunta sa kalsada. Ipamahagi ng maayos ang iyong lakas upang maiwasan ang labis na karga, lucky number, 7 and then 16 lucky color, white. Leo, madarama mo na may nakikipaglaro sa iyo, ngunit hindi mo mapapatunayan na ito ang kaso, maaari ka lang naging sobrang insecure sa iba. Maging mahinahon sa iyong sarili at maging mapagpasensya. Ang tulong ng mga maimpluwensyang tao ay hindi magiging kalabisan sa iyo. Ang pagiging prominent ay nasa iyo. Tandaan na ang iyong alindog ay maaaring lumikha ng mga himala, ngunit huwag umasa lamang dito upang makamit ang iyong mga layunin. Dapat na pinag-isipang mabuti ang mga pagbabagong iyong pinoproyekto. Gawin mo ang gusto mong gawin at masusunod ang pera. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin.
timbang ang mabuti ang mga darating na kaganapan. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng panahon. Ang iyong mga pagkakamali sa lugar ng trabaho, ang inggit ng iyong mga kasamahan, at hindi inaasahang mga hadlang ay maaaring makahadlang sa iyong kapaki-pakinabang na trabaho. Sa lahat ng mga gastos, subukang maging kalmado. Iyong mga gumagawa ng isang bagay sa kanilang sarili ay malapit ng umani ng hindi inaasahang tagumpay. Sa panahong ito, hindi ka magdarama sa pinakamalakas na mod, at mahihirapan kang magundyok ng anumang uri ng sigasig para sa kung ano ang darating. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin. Napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang naghihintay sa iyo. Magsaya ka. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala, ipagsapalaran mong hayaan silang mapalapit sa iyong sarili. Inaasahan mo ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago. Huwag mong talikuran ang iyong mga prinsipyo. Ang mga kinatawan ng iyong tanda ay tututuon sa pag-ibig at mga relasyon sa panahong ito, dahil ang Mars at Jupiter ay mag-uudyok sa iyo na gumawa ng mapagpasyang aksyon, ngunit mag-ingat dahil ang mga mapanuksong panukala ay maaaring magdulot sa iyo ng problema. Subukang huwag sundin ang anumang payo na maaaring makasama sa iyo, lalo na kung ikaw ay nahuhumaling sa taong nagbigay nito. Maghanda para sa isang panahon na puno ng hindi kasiyahang emosyon. Maging cool at moderate sa iyong mga salita na nakakaapekto sa mga tao sa iyong agarang kapaligiran. Kung mayroon kang anumang malalaking plano para sa isang sosyal na pamamasyal o paglalakbay, maaaring kailanganin mong bawasan ang mga ito ng malaki. Maghanda para sa hindi kasiyahang balita na may kaugnayan sa mga problema sa buhay ng isang mabuting kaibigan. Maingat na suriin ang iyong mga pag-uusap at alamin ang mga problema sa sitwasyon dahil kailangan mong ayusin ang mga ito sa isang napapanahong paraan. May posibilidad na may lalabas na patron para tulungan kang magawa ang iyong mga plano. Panatilihin ang iyong mabuting kalooban at saloobin, sa kabila ng iyong mga problema, lucky number, 11 and 3 lucky color, orange. Virgo, ang iyong kaunlaran at pagkilala ay naghihintay sa iyo, sa kabila ng mga paghihirap na iyong kinakaharap. Ang paghabol sa iyo ay isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan, na isang sanhi ng pagkamayamutan at pagkahilig sa pag-aaway. Mas mabuting manahimik kung ano man ang sabihin ng iba sa iyo, kahit na wala silang karapatang insultuhan ka. Maging matyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita ang iyong tunay na landas. Ang mga planeta ay nagdudulot sa iyo ng pagkakataong huminto at isaalang-alang kung ikaw ay aktwal na kasangkot sa mga tamang tao. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang magayos ng biyahe. Pagbutihin ang iyong sitwasyon sa pananalapi sa pamamagitan ng paghahanda at pagpirma ng mga kontrata sa mga institusyong pagbabangko. Ang iyong mga bagong plano ay nangangako ng malaking tagumpay lamang kung magsasagawa ka ng mahirap ngunit matagumpay na pag-uusap. Sa malapit na hinaharap ang isang kaganapan ay maaaring gumawa ng lubos na pagkakaiba at itulak sa paglikha ng ilang mga kawili-wiling pagbabago. Maging payapa sa iyong sarili. Kumpletuhin ang iyong pinakamahalagang gawain sa trabaho. Ang tanging paraan na magiging matagumpay ka ay kung ipapakita mo na matutugunan mo ang mga inaasahan ng ibang tao. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng hindi pagkakasundo sa loob mo. Maging matyaga, anuman ang mangyari sa iyong paligid. Kung nagayos ka ng isang mahalagang pagpupulong, gawin ito sa lalong madaling panahon. Magkakaroon ka ng pagkakataong idagdag ang kinakailangang pagbabago sa iyong buhay. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala, nakakatulong ito sa iyong makapagpahinga. Suriin hindi lamang ang iyong mga damdamin kundi pati na rin ang iyong pag-uugali. Mag-ingat sa iyong pera. Subukang huwag ipilit ang iyong mga opinyon ng agresibo. Maaaring mahirap unawain ng mga kasosyo ngayon, kaya kung mayroon kang isang maselang paksa na kailangang talakayin, at hindi ka sigurado kung paano ito gagawin, maaaring mas mabuting huwag na lang itong subukan ngayon at malamang na ito ay mabuti,
ideya na tumuon sa iba pang mga bagay sa pansamantala. Ang iyong sensitivity ay lumalaki. Kakailanganin ang pasensya upang makitungo sa isang taong walang gaanong pananaw sa hinaharap tulad ng sa iyo. Huwag subukang itago ang iyong mga pagkakamali, mas mahusay na makipagkasundo sa mga panunumbat dahil karapat-dapat ka sa kanila. Mag-isip ng malinaw sa halip na kumilos ng basta-basta. Sa lalong madaling panahon ay susubukan mo ang isang bagay na bago at kakaiba, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng paglalakbay. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Sa lalong madaling panahon maaari mong maramdaman ang pangangailangan na baguhin ang iyong kapaligiran sa isang bahagi dahil iisipin mong mayroon kang mga kaaway na gusto mong ilayo, lucky number, 11 and 20 lucky color, cream. Libra, para sa mga nagsasanay ng sining, ang mga bituin ay nagbibigay ng pagkakataon na lumikha ng isang bagay na tunay na maganda, na may pagkakataong magdulot ng napakalaking kagalakan. Ang tagumpay ay darating sa iyo sa lalong madaling panahon. Mainam na huminto paminsan-minsan at pagnilayan ang mga nangyayari. Ang pakikipag-usap sa iyong mga kamag-anak ay nagdudulot sa iyo ng kagalakan na maaaring maistorbo ng mga nakabinbing hindi kasiya siyang obligasyon. Kakailanganin mong gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa iyong mga plano sa hinaharap. Nag-aani ka ng mga tagumpay sa iyong pananalapi. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais. Matutuwa ka sa mga balita ng paparating na masasayang kaganapan. Suriin ang mga pag-uusap sa mga tao sa paligid mo ng malalim. Pasensya ka na. Iyong mga nasa industriya at serbisyo ay hindi pinalad at maaaring asahan ang mga problema sa mga kakompetensya. Ang iyong mga paraan ay matagumpay kung hindi ka nabibigatan sa malalaking pangako na hindi mo matutupad. Subukang huwag maiinip ngayon dahil tiyak na masasaktan ka. Hinihikayat ka ng celestial configuration na pag-usapan ang iyong nararamdaman. Magsisimula ang isang napakahusay na trend para sa iyo sa lalong madaling panahon, kung saan mayroon kang kakayahang kumita ng malaking halaga ng pera. Hindi ka magkukulang ng magandang balita para sa mga kawili-wiling karanasan sa hinaharap. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga. Magkakamali ang iyong mga plano dahil sa isang hindi inaasahang kagyat na pakikipagtagpo sa mga maimpluwensyang tao. Ang mga maling payo ay maaaring makaapekto sa iyong mga pagpupulong at pag-uusap kung pinagkakatiwalaan mo ang lahat ng hindi muna ito isinasaalang-alang. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Kung naghahanap ka ng isang taong kaaya-aya na makakasama mo sa iyong buhay, subukang huwag gumawa ng anuman sa parehong lumang paraan. Ito ay magiging matalino upang manamit sa isang natatanging paraan, subukan ang iba't ibang mga accessories, o gawin ang iyong buhok sa isang bagong estilo. Maaari mong maramdaman na ikaw ay dumadaan sa mga galaw. Napagtanto na ang mga paghihirap ay humahadlang sa iyong mga salita upang maabot ang mga taong nilayon para sa kanila. Huwag magmadali o pahintulutan ang agresibong pagkilos upang patunayan ang iyong pagiging tama. Natutokso kang magsimula sa mga pagbabago dahil lang sa hindi sinasadyang naging sentro ka ng mahahalagang kaganapan. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagyat na pagpupulong. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang pagkuha ng paggalang sa isang tiyak na aksyon. Makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga kawili-wili at maimpluwensyang tao na maaaring gustong maging kapaki-pakinabang sa iyo at suportahan ang iyong mga plano at proyekto. Huwag mong talikuran ang iyong mga prinsipyo, lucky number, 17 and 5 lucky color, magenta. Scorpio, ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa ibang tao sa isang tapat na antas ay isang mahalagang bahagi ng iyong tagumpay. Hindi ka dapat manginsulto at makipagtalo sa iyong mga kamag-anak kung hindi ka nasisiyahan sa kanilang mga pagtatasa sa iyo. Ang astral alignment ay naglalagay sa iyo sa isang napaka-optimistiko at bahagyang surreal na mood. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Huwag magmadali at isipin muli ang iyong mga intensyon at plano.
ang isang maswerteng pagkakataon sa pananalapi ay abot kamay mo. Maaaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Angkop ang sandali para sa isang paglalakbay na kinasasangkutan ng simula ng mga bagong aktibidad, lalo na kung ito ay nasa ibang bansa. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring masilaw sa iyo ng mga inaasahan na higit sa karaniwan mong itinuturing na makatwiran. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Kailangan mong magpakasawa sa iyong mga pulong sa trabaho at negosyo. Ito ay hindi kailangang maging lahat ng go-go-go, hinahayaan kang magdahan-dahan at magpasensya. Nasa bingit ka na ng paglulunsad ng magandang bagong ideya na alam mong may kapangyarihang maging lubhang matagumpay. Ang iyong mga hangarin at pangarap ay hindi naaayon sa katotohanan at haantong sa isang pessimistic na mood at ayaw kumilos kung patuloy mong aalagaan ang mga ito. Mayroong ilang mga papasok na pagbabago na maaaring pumihil sa iyo sa pagharap sa iyong mga gawain, sa kabila ng iyong tiwala sa sarili. Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng kagustuhang talikuran ang lahat ng mga timetable at mahigpit na plano para sa isang panahon ng kasiyahan. Maaari kang maglakbay at bisitahin ang iyong mga kamag-anak, ngunit mag-ingat sa likod ng manibela. Huwag mag-overanalyze ng mga eksena at pag-uusap na umuusok sa iyong isipan mula sa nakaraan. Kailangan mong balansehin ang iyong pananalapi at siguraduhin na kukuha mo ang gusto mo para sa iyong pera. Ang mga positibong kaganapan ay malapit nang mangyari. Ang mga nag-iisa ay makakahanap ng magagandang pagkakataon para sa isang nakamamatay na pagtatagpo upang magsimula ng isang nobela ng pag-ibig. Ikaw ay naiinip at nag-iisip ng mga hindi gaanong mahalagang bagay, kaya ang mga pagkakamali ay posible. Hinihikayat ka ng planetary alignment na makaramdam ng passion sa halos lahat ng bagay. Ipagbawal ang iyong sarili na makialam sa mga pag-aaway na walang kinalaman sa iyo. Maglakbay kung sigurado kang pupunuin ka nito ng magagandang alaala. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Maaaring baguhin ng mga hindi inaasahang twist ang iyong mga plano, na hindi mo dapat pagsisihan. Iwasan ang kawalang muwang, lucky number, 4 and 12 lucky color, gray. Sagittarius, ikaw ay nakakumbinsi sa iyong mga salita at pinamamahalaang ipataw ang iyong opinyon sa iba. May darating na posibilidad para sa iyo na mag-trigger ng isang matagumpay na ideya. Ang pagmamadali sa panahong ito ay ipinagbabawal. Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Iwasan ang pagpuna at suriin ang iyong sariling pag-uugali. Ang planetary alignment ay binibigyang diin ang paglabas at paglibot. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Matagal mo nang alam na kailangan mong magbago kung makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Kahangahangang mga gantimpala sa pananalapi ang naghihintay sa iyo na magpapaunlad sa iyo. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Ang mga kondisyon ngayon ay kanais-nais at maaaring magpakita ng mga bagong pagkakataon sa trabaho na hindi mo dapat baliwalain. Mag-isip ng mahinahon tungkol sa lahat ng bagay na sisimulan mong gawin. Sa lalong madaling panahon, ang isang araw ay markahan ang simula ng isang apat na linggong cycle kung saan ikaw ay aani ng mga gantimpala o napagtatanto ang iyong mga pagkabigo. Ang mga impluwensyang celestial na gumaganap ay tutulong sa iyo na ituon ang iyong pansin sa iyong mga damdamin. Ang panginginig ng boses mula sa mga planeta ay naghihikayat sa iyo na ayusin ang isang pamamasyal sa isang lugar na maganda. Ito ang panahon kung saan kailangan mong isaalang-alang ang mas praktikal at materialistikong mga aspeto ng iyong pang-araw-araw na pag-iral na makakatulong na magkaroon ng pakiramdam ng pananaw, na maaaring kung ano ang kailangan mo. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iyong mga isyo, malamang sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila, magaganap ang ilang kamanghamanghang pagbabago. Kung ikaw ay inaalok ng mga bagong mapagkukunan ng kita, huwag tanggihan ang mga ito.
Huwag menas kung nakikita mong mas mabagal ang pinaplano kaysa sa inaasahan. Gumawa ng mga kakampi. Kung ikaw ay nasa isang pamilya na, makakaranas ka ng muling pagkabuhay sa iyong relasyon, huwag hayaang mangibabaw ang iyong emosyon kung nais mong makakuha ng isang karapat-dapat na pagkilala. Maaari mong masira ang iyong awtoridad dahil sa iyong pagmamadali. Maglagay ng optimistikong emosyon, anuman ang mangyari sa paligid mo. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Ikaw ay puno ng mga pag-asa at mga plano. Karamihan sa mga ito ay makakamit at isang sapat na dahilan upang hindi makaramdam ng hindi komportable. Makakakuha ka ng pinakahihintay na impormasyon. Ang isang paglalakbay, na maaaring kailanganin mong gawin, ay magiging tense at nauugnay sa mga hindi kasiyasang pag-uusap na obligado kang gawin. Kung kinakailangan, maging compromiso, lucky number, 15 and 4 lucky color, light yellow. Capricorn, mabilis kang nawalan ng pasensya sa cycle na ito. Ngayon ay oras na upang magsagawa ng mga kagyat na pag-uusap at pagpupulong sa mga kamag-anak. Mag-ingat sa iyong mga aksyon at makakamit mo ang mahusay na katuparan. May nag-trigger ng lahat ng uri ng emosyon at damdamin. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Tinutulungan ka ng mga kamakailang pagbabago na mapagtanto na ang iyong mga pag-asa ay hindi tumutugma sa iyong mga inaasahan. Mayroon kang mga kaibigan na hindi sumasang-ayon sa iyong mapanganib na mga intensyon. Maghanda para sa isang pagtatangka para sa mga pandaraya sa pananalapi, na maaaring nakamamatay sa iyong katatagan kung papayagan mo sila. Suriin ng mabuti ang iyong mga bagong kakilala kung iniisip mong akitin sila ng permanente sa iyong buhay. Huwag tanggihan ang tulong. Huwag pahintulutan ang mga problema sa iyong lugar ng trabaho dahil sa kakulangan ng pakikipagtulungan sa iyong mga kasamahan. Huwag makipagtalo sa halip ay magsanay ng kapayapaan ng isip, kung hindi man ay nanganganib kang lumikha ng mga seryosong problema. Ang mga bituin ay nagsasalita tungkol sa isang paparating na kabiguan, ngunit ikaw ay matututo ng isang mahalagang aral mula dito. Magpakita ng pagpipigil sa sarili at huwag magsimula sa mga bagong aktibidad, kahit na may tumutokso sa iyo. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Masisiyahan ka sa psychologically na pagsusuri sa isang tao sa iyong paligid, para lang malaman mo kung aling mga string ang hahatakin kung kailangan mo ng pabor. Ang mga suhestyon para sa tila kapaki-pakinabang na mga pagbabago ay maaaring nauugnay sa mga paghihirap sa hinaharap na hindi kakaaya-aya na sorpresa. Asahan ang mga material na tagumpay. Malapit ka ng magpasya na gumawa ng mas malalim na pangako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para sa mas siguradong hinaharap, lumayo sa mga taong binaygo ka ng maraming beses. Ang mga bituin ay hindi hinuhulaan ang mga maliliwanag na kaganapan sa iyong buhay pag-ibig dahil ang lokasyon ng ilan sa mga planeta sa iyong tanda ay dumadaan sa isang mababang punto. Alam mo kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ayaw mong isipin ito. Malaki ang matututuhan mo kapag ikaw ay matyaga, mahinahon dahil ito ay magbibigay daan sa iyo na magbigay ng higit na pansin. Takpan ang iyong mga mithiin at huwag masaktan ang iba na nanganganib kang gawin silang mga kaaway mo. Suriin ang iyong mga nagawa hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Ang mga hamon ay darating sa iyo na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagong diskarte upang malutas ang iyong mga personal na problema. Maging flexible upang harapin ang bawat umuusbong na sitwasyon, lucky number, 22 and 7 lucky color, sky blue. Aquarius, ang mga nasa pagkakaisa ay magkakaroon ng mga pagkakataon na mapabuti ang kanilang buhay ng magkasama, dahil ito ang oras upang maging praktikal, kaya ang iyong relasyon ay pangunahing nauugnay sa pagpapatatag ng iyong katayuan sa pananalapi. Ang mga pag-aaway ng pamilya ay hindi dapat mag-alala sa iyo, dahil kung minsan sa isang sandali ng kahirapan, ang mga tao ay nagsasabi ng mga bagay na hindi nila ibig sabihin.
ang makabuluhang planetaryong aspeto ng panahon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito tungkol sa iyong mga damdamin. Iwasan ang pagkabalisa upang maiwasan ang paggawa ng mga pagkakamali na maaaring maantala ang iyong mga intensyon sa oras. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, kung mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Ito ay isang napaka-analytical na oras para sa iyo. Ngayon na ang oras para gumawa ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng magandang kalamangan at katahimikan sa mga darating na buwan. Huwag magplano ng mga biyahe. Huwag magpakita ng pagiging makasarili. Maghanda para sa mga isyo sa negosyo na maaaring kailanganin mong lutasin kaagad. Maging matyaga at huwag humadlang sa landas na iyong tinatahak. Magiging matagumpay ang mga nasa real estate at trading. Ikaw ay tensyonado at kinakabahan. Kung hindi ka maingat, magkakaroon ka ng malubhang pagkalugi sa pananalapi na hindi mo na mababawi sa lalong madaling panahon. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Iminumungkahi ng pagkakahanay ng planeta na kailangan mong magtrabaho sa paggawa ng kaunting psychoanalysis sa iyong sarili. Huwag hayaang makagambala ang damdamin sa iyong dahilan upang makita ang mga tunay na katangian ng mga taong nasa proseso ng iyong mga plano. Kung kailangan mong maglakbay, mag-ingat. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Ang mga pinalampas na pagkakataon para sa materialisasyon sa sandaling ito ay nasa iyong kapinsalaan, dahil ang tagumpay ay nasa iyo at hindi mo dapat palampasin ito ngayon. Ito ay maaaring isang medyo nakakagambalang panahon sa mga tuntunin ng iyong mga damdamin, ngunit isa na gayunpaman ay magiging maganda sa huli. Kilalanin ang mga taong maaari mong isaalang-alang na palawakin ang iyong negosyo kung sumang-ayon ka na sa isang pag-uusap. Maging pidyal upang maiwasan ang pagkalugi. Ang mga problema sa mga tao sa iyong kapaligiran ay isang tunay na posibilidad at malulutas mo ang mga ito kung kikilos ka lamang pagkatapos ng detalyadong pagsusuri. Ang iyong mga plano ay lumalayo sa katotohanan. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Sa malapit na hinaharap makukuha mo ang iyong pinakahihintay na pera. Huwag maglakbay sa ibang bansa. Huwag ipagkait ang tulong sa mga mahal sa buhay o kaibigan. Lucky number, 9 and 3 lucky color, red. Pisces, ito ay palaging mas mahusay kung maaari kang maghintay ng hindi bababa sa isa pang araw bago gumawa ng anumang panghuling desisyon. Matugunan ang mga hinihingi ng iyong mga malapit at maging mahinahon kung hindi mo gusto ang isang bagay. Kung ikaw ay nasa isang pakikipagsosyo, ikaw ay magiging matagumpay dahil ito ay gagawing mas madali para sa iyo na malampasan ang mga paghihirap sa iyong paraan. Mukhang ikaw ay nasa isang partikular na masigasig at adventurous na mood. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako nang walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung maingat ka sa likod ng manibela. Hinihiling sa iyo ng mga bituin na huwag matukso na magsimula ng mga bagong pagsisikap sa isang personal na antas. Ang planetary constellation ng cycle ay maaaring magbigay ng isang tusong plano kung saan ang iyong balanse sa bangko ay maaaring biglang umakyat sa mas mataas na antas. Ang iyong mga kaibigan ay tutol sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Maging maingat sa mga mungkahi na hindi ka nagtitiwala. Hindi ngayon ang oras para sa mga pag-uusap sa negosyo. Ang enerhiya ng siklo na ito ay tutulong sa iyo na harapin ang ilang mga damdamin na marahil ay hindi mo pa handang aminin sa iyong sarili. Pag-isipang mabuti ang iyong mga susunod na hakbang at huwag magmadali upang magpatuloy sa pagbabago. Ang gawaing ginagawa mo ay hindi magiging matagumpay. Hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon mo, ito ay ang iyong takot na harapin ito kaya magpatuloy ng may kumpiyansa, at lahat ay malulutas mismo sa huli. Magiging matagumpay ang mga biyahe kung wala ka sa likod ng gulong, gamitin ang mga ito upang maiwasan ang mga problema. Payagan lamang ang mga taong maaasahan mong maging malapit sa iyong mga plano. Ang pagsasaayos ng astral ay nagpapahiwatig na kakailanganin mong gumugol ng ilang oras sa pagsusuri ng iyong mga nakaraang aksyon.
Maaring kailanganin mong umasa sa iyong mga ipon mula sa nakaraang buwan. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Ang planetary lineup ay maaaring maging sanhi ng isang sitwasyon kung saan ikaw at ang iyong interes sa pag-ibig ay kailangang magtrabaho kung saan kayo pupunta ng magkasama dahil ang iyong problema ay ang posibilidad na ikaw ay mag-plunge sa iyong mga emosyon kaysa sa pagiging naruroon sa relasyon. Ang dahilan ng mga intriga sa paligid mo ay sa balita ng material na tagumpay na malapit nang dumating sa iyo. Maaari kang makaranas ng mga mahihirap na oras sa unahan mo, kaya mas mabuting hawakan ang pasensya. Baka madismaya ka sa iba. Pakiramdam mo ay tensyonado ka ngayon dahil sa iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan ang dami ng impormasyong kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga ideya at plano. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang outing sa isa sa iyong mga paboritong beauty spot. Inaasahan mo ang mga paborebleng pagbabago o balita na nauugnay sa iyong personal na buhay. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Sa lalong madaling panahon ay magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo pasulong at matugunan ang buhay sa kalagitnaan. Lucky number, 18 and 4. Lucky color, green. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.